brothers and sisters, we're about to begin the service tonight. So please come over to the worship hall. Yours is the kingdom forever you reign. Yours is the power that lifted us out of the grave. It's up. Yours is the heart that is beating inside us. Yours is the glory and all of the fame. And yours is the love that you poured down on us. We're rising up to sing your praise. To the King Almighty, praise. To the praise. One praise. Who saved, be glory and honor for all our days. With our hands toward heaven and our voices praise. Raised. To the King Almighty. Praise. Take rest, cause the living God is living in my chest. Every day I wake up feeling blessed, and even if I don't, I see it as a test. Cause I was lost until you found me. Now I know you're all around me. Nothing I could ever do separate my love from you. You came to set us free. You came to set us free. I'm no longer bound.
if you ain't drive me in that pit. Hey, nah. Saw my soul inside that fam and said that's it. Grace now. You never flake in the cold winter. I just came to ball with the gold winners. Fast forward, turn to a road runner. Spirit caught me here, go get it. Shed blood, gave me lemonade on this cold Bennett. Pick me up. Always Timmy Turner, always chasing after Vicky Young. Took me to his fine and gave me peace and chose to cleanse me up. Now I'm testifying of your greatness. This a different look. Go, life been hitting hard, let's take it slow. Take a walk by the river and let you flow. Cause Lord, you are all I ever want. You're all I ever want. Cause I was lost until you found me. Now I know you're all around me. Nothing I could ever do to separate my love from you.
Are you ready to praise the Lord? Handa na po ba tayong papurihan nating Diyos na buhay? So before we do that, let's stand up and sing with us together for the opening song. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. We praise you, Lord. Hallelujah, Jesus. Pupurihin ka, O Diyos, aming alay ay pagsamba, kawalhatian, buong karangalan, kapangyarihan mo'y walang katulad. Pupurihin. Pupurihin ka, O Diyos, aming ala at pagsamba, kalwalhatian, buong karangalan, kapangyarihan mo'y walang katulad. Ikaw ang tunay na Diyos, ika'y walang katulad. Kisa, ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig. Sisigaw sa buong mundo, pupurihin. Pupurihin ka, O Diyos, ang aming ala ay pagsamba, kalwalhatian, buong karangalan, kapangyarihan mo'y walang katulad. Ikaw ang tunay na Diyos. Ikaw ang tunay na Diyos, ika'y walang katulad. Kay nag-iisa, ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig. Sisigaw sa buong mundo, ikaw ang tunay na Diyos. Ikaw ang tunay na Diyos, ika'y walang katulad. Kay nag-iisa, ikaw lamang, wala nang iba. Ikaw ang awit, dinggin ang aming tinig. Sisigaw sa buong mundo, ikaw ang tunay na Diyos. Ikaw ang tunay na Diyos, ika'y walang katulad. Ika'y nag-iisa, ikaw lamang, wala nang iba. Ito ang aming awit, dinggin ang aming tinig. Sisigaw sa buong mundo, ikaw ang tunay na Diyos. Ikaw ang tunay na Diyos, ika'y walang katulad. Kay nag-iisa, ikaw lamang, wala nang iba. Ikaw ang awit, tingin ang aming tinig. Sisigaw sa buong mundo, isisigaw! Isisigaw sa buong mundo. Isisigaw. Isisigaw sa buong mundo. Isisigaw. Isisigaw sa buong mundo. Tatakilan mo.
Hallelujah, Jesus. Maraming salamat po, Panginoon. Makapangyarihan naming Ama, tunay ngang ikay walang katulad. Tunay ngang ikay nag-iisa, O God. Tunay ngang ikay makapangyarihan, O Lord God. Lord, maraming salamat. Maraming salamat sa lahat ng bagay na ginawa mo, O God. Lord, nandito na kami, Lord, sa pangalawang gabi, O God. And yet, lahat ng nandito ay nag-uumapaw ang apoy sa pakikinig ng iyong salita, O Lord God. Lord, maraming salamat dahil sinamahan mo kami, Lord God. Hanggang ngayon, Lord, ang bawat isa ay malakas, O Lord God. Maraming salamat, O God. Dahil, Lord, for the rest of the night, O God, Lord, mananatili kaming may joy, Lord God, sa pakikinig ng iyong salita, O God. Lord, maraming salamat sa mga puso, O God, na Lord, tapat, Lord God, tapat na nakikinig sa iyo, tapat na naniniwala sa iyo, Lord God. Dahil alam namin, Lord God, ikaw ay tapat sa aming lahat, O Lord God. Lord, maraming salamat, O God. Samahan mo kami, O Lord God, sa the rest of the night, O Lord God. Samahan mo ang bawat isa, Lord. Samahan mo kami, Lord, na makinig. And Lord, I pray, Lord God, na lahat ng puso namin at tenga bukas, O Lord God, sa pagtanggap ng iyong salita ngayong gabi, O Lord God. And I pray, O Lord God, na Lord, yung tao, Lord, na gagamitin mo ngayong gabi, O Lord God, Lord, bigyan mo siya ng wisdom, bigyan mo siya ng knowledge, O Lord God. Lord, anointing, overflowing anointing, Lord God. Lord, ang mananahan, Lord God, sa buhay ng gagamitin mo ngayong gabi, O Lord God. And I know, Lord God, lahat ng sasabihin mo ngayong gabi, O Lord God, lahat ng pangako, Lord God, na sasabihin mo ngayong gabi, O Lord God, panghahawakan namin into Lord God. Dahil alam naming lahat, O Lord God, that He who promised is faithful. Lord, maraming salamat, O God. And Lord, lahat ng aming maririnig ngayong gabi, Lord God, ito ay magre-rema sa aming lahat, O Lord God. At Lord, lalakaran namin ito, Lord God, sa bawat araw ng aming pamumuhay, O Lord God. Lord, maraming salamat, O Lord God. Ang lahat ng ito, O Lord God, ay walang kabuluhan kung walang pagsama mo, O Lord God. And maraming salamat, Lord God, ang lahat ng papuri, Lord God, pasasalamat, Lord God. Kadakilaan, Ikaw, Lord God, ang makapangyarihan sa lahat, O Lord God. Lahat ng ito ay ibabalik po namin sa iyo, Lord God, sa pangalan ng iyong nag-iisang anak na si Jesus. At ang lahat ng anak ng Panginoon ay magsabi ng Amen. Amen. Glory to God. Hallelujah. Sama-sama po nating papurihin ang Panginoon sa gabing ito dahil siya ay mabuti. Amen. Woo! Halina't sama-sama. Palakpak po natin ating mga kamay para sa ating Panginoon. Halina't sama-sama. Here we go. Halina't sama-sama. Purihin natin siya. Halina't sama-sama. Halina't sama-sama. Awitan natin siya. Ipalakpak. Ipalakpak ang iyong kamay. Itaas at ikaway. Lahat ay magsabi, Diyos ay buhay. Isa pang muli. Halina't sama-sama. Sama-sama, purihin natin siya. Halina, sama-sama, awitan natin siya. Ipalakpak ang iyong kamay, itaas at ikaway. Magsabing Diyos ay buhay! Lahat ay magsabing Diyos ay buhay. Bisan ba, halina, sama-sama. Palakpak ang kamay. Halina sama-sama, purihin natin siya. Halina sama-sama, awitan natin siya. Awitan natin siya. Palakpak. Ipalakpak ang iyong kamay. Itaas at ikaway. Lahat ay magsabi, Diyos ay buhay. Diyos ay buhay. Bisan pa. Ulitin natin, halina't sama-sama.
ay magsabi. Lahat ay magsabi, Diyos ay buhay. Lahat ay magsabi, Diyos ay buhay. Haleluya! Ang Diyos ay buhay! Amen! Haleluya! Pasalamatan natin ang Panginoon sa pag-save sa atin. Awitin natin ang salamat, salamat! Woo! Palakpakan kamay! Woo! Kung aking mamasdan, ang kalawakan, hindi ko maunawaan. Ang kahilan, kung bakit ako pinili mong inaga. Di ko kayang isipin, hindi ko kayang sagatin. Ang pag-ibig mo, Jesus, na iyong binigay sa akin. Salamat, salamat! Salamat, salamat! Sa pag-ibig mo, walang ibang nagmahal sa akin tulad mo. Salamat, salamat! Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya, saya sa piling mo. Kung may pagsubok man, may pagsubok man o pag-ibitan, ako ay mainalapitan. Ikaw ay susa, aking sandigan, di mo ako pababayaan. Di ko kayang isipin, hindi ko kayang susahin. Ang pag-ibig mo, Jesus, na iyong binigay sa akin. Salamat! Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin ng katulad. Sing salamat! Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Sing buhay ko man. Buhay ko nang purihin ka. Buhay ko nang sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nag-iisipan kundi pasalamatan ka. Buhay ko nang purihin ka. Buhay ko nang sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nag-iisipan kundi pasalamatan ka. Salamat, salamat! Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin ng katulad mo. Salamat, salamat, Jesus! Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Ako'y magsasaya! Ako'y magsasaya sa piling mo. Woo! Hallelujah! Tunay nga pong napakasarap na papurihan ng ating Panginoon. Amen! Woo! Hallelujah, Jesus. Thank you for saving us, Lord. Lord Jesus, the Jesus blood in righteousness. I cannot trust the sweetest frame, but wholly trust in Jesus' name.
sing it again. Hope is built on nothing less than Jesus' blood and righteousness. I dare not trust the sweetest frame, but wholly trust in Jesus' name. Alone, cornerstone, weak made strong, in Savior's love, through the storm, He is Lord, Lord of all. Yes, Lord, yes, Lord. When darkness seems to hide His flame, I rest on Him. Jesus, your living hope, O God. You save our sins, O God. For you have loved us, O God. Jesus.
the mountain I could not climb. In desperation I turned to heaven and spoke your name into the night. To the darkness, your loving kindness. To the darkness. The work is finished, the end is written. Jesus Christ, my living Lord. Who could imagine? Who could imagine how great a mercy the heart of Adam has found his grace. The God of ages saved us from glory to wear my sin, I bear my shame. The cross has spoken, I am forgiven. The King of Kings calls me. The promise, your buried body began to breathe. Out of the silence, the roaring lion declared the grave has no claim on me. Then came the morning. Then came the morning and sealed the promise. Your buried body began to breathe. Out of the silence, the roaring lion declared the grave has no claim on me. Jesus
You are truly our living hope, oh God. Thank you for saving us, oh Lord. Thank you, Jesus. We love you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord. Amen. Amen. Hallelujah. So, pinin na po tayong umupo. Praise God. Once again po, can we give a hands of praise to our living God? Hallelujah. Praise. Praise be to God. Okay lang ba yung mic, no? Parang mahina dito sa loob, no? Siguro dyan, malakas. Malakas ba dyan? Amen. Parang nabibingi lang ako sa... Amen. Purihin po ang Panginoon. Napakagandang worship, no? Talagang... Ang sabi doon sa lyrics is, He is our living hope. Amen? Are you agree with that? Amen. Amen. Praise the Lord. So, hello. Yan. Yan. Narinig ko na yung kwan. Kasi pasensya po, bingi po ako kunti. Parang hindi ko maririnig ang aking boses. Amen. So ngayon po ay purihin po ang Panginoon dahil po ako po yung naka-assign ngayon na ibahagi ang salita ng Panginoon. I was so blessed sa prayer ng ating kapatid na Sister Alma. Sabi niya doon is anoint your servant. So actually I cannot preach here without the anointing of God. Amen. Kaya thank you sister for that prayer. So ang topic ko po ngayon is about three along the road. Amen. So, alam niyo po, nung bago po pinako ang Panginoon doon sa krus ng Kalbaryo, dumaan po, mayroon po mga na-meet si Lord na mga tao. No, may mga na-meet po si Lord na mga certain people. So, marami po mga tao ang na-meet ng Panginoon bago papunta siya doon sa bundok ng Kalbaryo o sa krus ng Kalbaryo bago siya ipako. So, I will just only mention three person. Kaya po, ang title po is Three Along the Road. Amen? Are you blessed, church? Amen. Napakaganda po ng mga topic, no? Nung Friday pa hanggang ngayon. And also, tomorrow, I believe and I have faith that there is more Word of God na maririnig natin. Amen? Because the reason why we are here is to hear the Word of God. Amen? Amen po ba? Amen? Hindi po tayo pumunta dito for someone. Hindi po kayo pumunta dito para lang kay Pastor Rick, Pastor Mas, Pati G, o sino mang taong nandito. Nandito po tayo because gusto nating marinig ang salita ng Panginoon. Amen? And actually, bago po ako, every time po na mag-share po ako ng Word of God, lagi po ako nagpipray sa Panginoon. Ang pray ko po lagi is, Lord, ano po ba yung mensahe mo sa iyong mga anak? Amen? That's why I believe and I have faith na anumang babanggitin ko po ngayon sa inyo ay ito po yung salita ng Panginoon na ibinahagi una sa akin at I believe dahil nabahaginan ako ng Panginoon dahil sa aking pag-aaral, I believe yung salitang magmumutawi sa aking mga bibig, ito'y galing sa Panginoon at ito'y mensahe niya sa bawat isa sa atin. Handa po ba tayo? Amen. So simulan ko po sa testimony kasi nung umaga sinimulan po ng testimony ni Brother Ronald, Pastor Ronald na siya po 'yung nagmamariwana, no? Kaya nagtataka ako sa ministry ng Lord Jesus Christ Ministry. Halos lahat ng mga pastor o mga leader may mga sabit. La? Tapos nung nagkuha kami sa men's, meron rin kaming narinig na testimony, cookie naman. Napakatindi, no? No? Talagang international kuan syndicate. Talagang nag-a-abroad, hindi para mamasyal, kundi nagdi-deliver ng cocaine. Love. So siguro hindi ko rin may yung lead pastor rin natin may something rin bukas siguro sasabihin niya pero hindi ko naunahan, no? So I will just share my testimony kasi the theme for this camp, Easter camp, is about we are one in Christ. Kapag tayo ay kaisa na ni Kristo, it means hindi na tayo yung namuhay sa ating sarili kundi ang mismo ang ating Panginoon ay nasa atin. Amen. The old has gone, and behold, the new has come. No, napakagandang topic ng
kaninang umaga. So i-share ko lang po sa inyo, ito actually sasabihin ko ito, yung dati kong buhay nung nakilala ko po ang aking asawa, hindi po kami kakilala nung nandun po ako sa anong tawag diyan, yung 'di ba, ikaw bro, ano ka bro? Yung international, local naman ako, no? So, nag-start po kasi ako po So, ako po is lumaki po kami sa lugar o sa aking family, mga businessman po ang aking pamilya sa Pilipinas. Hindi po alam ito ng mother-in-law ko at yung mga kaibigan ng aking asawa. So, sabihin ko na sa inyo, kasi lagi niya sinasabi, Dad, please, if you share your testimony, just tell them na hindi pa kita kilala. Kasi kung kilala niya siguro ako, hindi niya ako sasagutin. Ha? Hindi niya ako sasagutin, I'm sure. Pero nung nakilala niya ako, is iba nang nilalang. Hindi na yung dati. The new has come. Kaya na in love ang aking asawa. Amen? Amen. Kaway naman ang aking misis dyan. Walang ibang, sorry sa mga lahat ng mga asawa, walang ibang maganda na nandito ngayon kundi ang aking asawa. kapag kayo itatayo next time, pagmayabang nyo rin. Amen? So lumaki po ako na, kasi gusto ko rin i-share po sa inyo, talagang kapag ikaw ay may Kristo, there's something will change in your life. Amen? Amen po ba? I know what your past. I don't know ano yung nakaraan nyo. But gusto ko lang ibahagi sa inyo how God transformed my life. Amen? Alam niyo po, lumaki po kaming, sabi ko nga kanina, mga businessman ang aking mga lolo, hanggang wabot sa aking papa, hanggang dumating po sa akin. Pero ibang business po, monkey business, illegal business. So naalala ko po, noong kabataan namin, yung lolo ko po, ay nagbibenta po sila ng manok. Pero yung manok na yon, para maganda tignan, nilalagyan ng mga peke, mga balahibo, tapos in-import. So siguro nung lumalaban na yung manok, talo kasi hindi makakalipad kasi kulang yung one balahibo. Kasi nilalagyan lang artificial, yung parang dinidikit lang. So hanggang dumating, nalaman ko po, na, kasi ang lolo ko po is doktor po siya. Hindi doktor doon sa hospital, doktor sa doon sa lugar namin. Kasi yung sa Cebu, I don't know sa Luzon o Mindanao, sa Cebu po is uso po yung injection. So ang lolo ko po is siya po ay isang doktor doon. So nag-i-inject ng mga addict. Ha? So ano tawag diyan, Nubin. So sila po ang yung lolo ko po, sila yung founder ng Nubin sa Cebu. So nag-import po sila galing somewhere para ibenta sa Cebu. And then dumating po sa parents ko po, ang nanay ko po nahuli. Ang tawag nga nung nabalita, yung balita nga, ang sabi niya, the queen of Nubin. The queen of the Nubin. Nubin queen, nahuli. So nahuli po ang nanay ko. Tapos ang papa ko rin, iba. Diba, ang side ng mama ko is Nubin sila, yung mga doktor. Ang sa papa ko naman, iba, shabu naman. So nagbibinta ng shabu. So lumaki kami na nakikita namin, nagda-drugs ang aming parents sa harap namin, maliit pa kami. No? Tapos, I don't know how old are, ilang edad ako, ilang taon ako noon, nung, hindi ko kasi laging nakikita yung papa ko kasi nakukulong siya ng 20 years. Tapos, nakuling ulit. Nung na-meet ko na siya, is teenager na kami. Kaya hindi po kami malapit sa isa't isa. Kasi yung papa ko rin, matapang, talagang, kapag nagagalit sa amin, talagang suntok talaga. Kaya takot kami sa aming parents. So dumating sa time na dahil doon sa kahirapan namin, kasi kami, lumalaki kami sa aming lola at lolo. Nung dati, nung nandun pa ang lolo ko, kasi kuan siya eh, may doktor siya eh, siyempre maraming pera, so maganda yung buhay namin. Pero nung namatay ang lolo ko, talaga doon po bumagsak ang pamilya namin. So nawala po kami ng kuan, ang papa ko nakulong rin. Naalala ko nga dati, kasi naalala ko, may sasakyan yung kuan ko eh. Hatid kami sa school. I remember that na may sasakyan kami dati. So on that time, nung nahuli, namatay ang lolo ko, nahuli yung papa ko,
Talagang, I think, I remember 12 years old po, nagtitinda na po ako ng diaryo sa Pilipinas. So I try my best to help myself to earn money. Kasi ang problema ko lagi, ano yung kakainin sa umaga, magkakain man ng umaga, maghahanap kung saan kukuha ng kanin, saan kakain ng lunch, after that, saan kakain ng dinner. So talagang nagbalat-buto ako, nang 12 years old po ako, nagsisipag po ako, nagtitinda po ako, gumigising po ako ng 3 o'clock in the morning. Tapos start na, kinukuha ko po yung mga dyaryo, nagbibinta po ako. So kumikita naman. And then dumating sa time na yung pagde-deliver ko ng dyaryo, nag-upgrade. So drogas na, shabu. Sa murang edad ko po ay nagra-runner po ako. Hindi runner sa athlete, kundi runner po na nagtutulak ng drugs. Nagde-deliver po ako ng drugs sa Pilipinas. So hanggang, to make the story short, hanggang naging upgrade na naman, hanggang dumating sa time, ako na yung bossing. No? Talagang, ako na po yung dati, naghatid lang po ako ng mga drugs, ngayon, nagkikilo na po ako. Hindi po alam ni Mama Norms yun. No? Hindi alam nila. Hindi nila alam. So, na-surprise siguro sila. No? So, nagkikilo na po, mga 2 kilos, 3 kilos, nasyabu. So, million-million na pera ang pumapasok, million-million ring lumalabas. Kasi yun nga, yung, di ba, kapag pera galing sa masama, sa easy money, madaling ubusin. Pero bakit ngayon, madaling ubusin pa rin? Na? So, naranasan ko po yung mga talagang yung nightlife, maraming mga iba-ibang mga bar, mga ganon. So naranasan ko po yung wickedness sa murang edad. No? And then, dumating po sa time na dahil nga, kasi ang style ko kasi dati, kasi sa, kaya nga lagi kong sasabihin sa inyo, yung sa droga sa Pilipinas, yun ang pinakamagandang business. Bakit? Kasi million na pulubi ang iyong kliyente. No? Pulubi. Pero sila yung laging bumibili ng iyong drogas. Kaya ang bilis, yung 1 kilo, 1 linggo lang, ubos na. Kumikita ako ngayon. Eh, ang style ko, kasi yung nga, nabulag sa, kuha, marami, kuha na. Eh, ang nangyari, gastos ako, nauna ako, kinuha ko muna yung kita ko, ginastos ko. Eh, ngayon, eh, meron ako mga binibigyan na hindi na siya nakarimit. So may utang tuloy ako sa amo ko. So dumating sa time na 3 beses po ako muntik ipapatay. No, yung una po is pinapunta po ako ng amo ko. Sabi niya, kasi lagi ako nakikiusap. Sabi ko, boss, how can I pay you if you not give me some items, some drugs? So, I will try my best to pay you. So give me drugs so that I can distribute because I have a lot of customers looking for drugs. So you know what happened? He said, okay, come here in Manila. Then we meet in Baclaran. Kasi mostly po, sa kapag kinukuha ko po yung items ko, yung drugs, is doon kami sa Baclaran nakikita kasi ang amo ko po is kwan. Hindi ko nang babagitin yung kwan. Baka makuhan tayo. May magalit sa akin na ibang kwan. So, may kwan po siya. So, doon kami lagi nakikita. Ginagamit ko pa yung kapatid ko, yung pamangkin ko na maliit. Talagang ang mga kwan namin nilalagay sa diaper, nilalagay sa mga ito, nasa ilalim niyan. So, talagang napuslit namin from Manila to Cebu. So, dumating sa time, sabi ng amo ko, sabi niya, punta ka, Rick, doon sa Baclaran, kita tayo. So, alam niyo anong nangyari? Ano yung provision ng Panginoon? Kasi hindi na ako Kristiyano noon. Hindi na po ako naniniwalang may Diyos. I don't believe God anymore on that time because I thought I'm God myself because I can do anything I want. You know what happened?
He told me, go to that place and we will I will meet you there and I will give you some items. You know what happened? It popped up in my mind. I told myself, okay, I will bring my sister and my pamangkin. So dinala ko sila. To make the long story short, nagpunta kami doon sa nandoon na kami sa pier ng sa Manila, malapit sa Manila. And then sabi ko ng boss ko, boss, we already here in Kuan, Manila, so we are on the way to Baclaran. You know what happened? He said, I told her, kasi I think he siguro narinig niya na may kausap akong bata, may kausap ako. Sabi ko, dala ko yung kuan ko, yung kapatid ko at yung pamangkin kong maliit. Sabi niya, Rick, don't go in Baclaran, go to Mall of Asia. Ah, okay. So pumunta ako doon. Doon, kinumprunta niya ako. Sabi niya, swerte mo. Alam mo bang naghihintay yung hitman doon? Tudas ka na sana. No? Sabi ko, swerte ako. Salamat sa Panginoon. Hindi pa ako Kristiyano. Sabi ko, swerte ako. Buti, hindi ako napapatay. So, sabi niya, okay, uwi kayo. Tapos bukas sunduin ko kayo sa hotel. Pina-hotel niya kami. Ako, sabi niya, sunduin ka namin sa hotel. Umalis na kami pagkatapos. Kasi ayaw kong kuan. So, yun po yung unang beses. Pangalawang beses po, ay nandun po ako sa Middle East. Hindi pala. Nandun pa sa Cebu. Yun, naglaro ulit ako ng drugs. Nag-business ulit ako. So ngayon, nangyari, may nahuli akong tauhan, nahuli lahat yung drugs. Kasi sa Pilipinas, huli talaga yan. Pag huli yan, so nahuli siya. So hindi siya makabayad ngayon. So ngayon, inahunting po ako. Kasi anong nangyari, inahunting po ako. Kasi nung nahuli po ako, kasama ko yung yung amo ko, nahuli rin. Kasi anong nangyari, kasi ako dati, mahilig ako sa gamer, sa gaming. So, meron ako inutusan na isa, na siya yung makipag-deal doon. Sumama ako, pumunta ako doon sa internet, nagkuhan lang ako. Ulihan na pala yun. Ano nangyari, ang boss ko, timing, nandun sa Cebu, makikita kami mamaya sa nightclub. Sabi niya, bigyan mo ako ng 50,000 para i-enjoy natin. Sige. Nabasa nung police. So nangyari, talagang ang pangalawang basis po na muntik po akong namatay, yung police, dahil hindi po ako umaamin. Hindi, kuha niya, kaibigan ko lang yan. Pinaupo ako dito sa upuan, tapos nakapusas po ako. Alam niyo po ba yung mga sa movie, yung nililigyan ng plastic? Yun po yung ginawa po sa akin. For how many minutes? Akala ko po, yun na yung pong katapusan ng aking buhay. Napasigaw ako. Buti, hindi pinayagan ni Lord na ako po'y mawala. Amen? Kasi may plano si Lord sa aking buhay. And then, after that, nung nakalabas po ako, pumunta po ako ng Middle East. Doon ko po na-meet Lord. May nag-share po sa akin ng gospel doon. Dati, kasi nung nandun sa Middle East, kuha na ko kasi ang sahod, kunti lang. Siguro 30,000 a month, ba? 40,000 a month. Pesos yung sahod kapag i-convert nyo. So maliit lang yung sahod. Lagi pa rin ako nagtitik sa boss ko. Alam mo po ano yung kabutihan ng Panginoon? Ano yung plano ng Lord? Ninakaw po yung cellphone ko, nawala po yung kunta ko doon sa amo ko So wala na kami communication. Galit na galit ako. Sino kayo nagnakaw? And then, may nagkuhan sa akin, may nag-share ng gospel. So, minsan, nainis ako kasi sa labas, nag-praise and worship sila. Sabi ko, ang iingay ng mga taong ito. So, hanggang dumating sa time na the more na siniran po ako ng gospel, talagang sabi ko, nga, ating ako ng church. So, nung umating po ako ng church, and then there's a time na pangalawang business ko po na muntikang mamatay dahil meron po akong problema sa relasyon sa dati kong partner. Yun nga, may kuhan kami, hindi ko lang babagitin ano nangyari. So, dumating sa time that I want to kill myself. No, talaga, isinir ko ito sa mga kalakihan eh. Alam niyo po ba ano yung ginawa ng Panginoon? Noong talagang nag-absent ako doon, nagtali na ako. Noong kuhan lang kasi sa Middle East kasi yung kuhan namin, yung room namin is double decker siya. Tali ko lang doon sa pinakataas, tapos nagaganon ako dito sa kuhan. Tapos nung tatalo na ako,
biglang pag ganun ko, ay, ang sakit pala. So, tinanggal ko. Nagkakatawa, pero totoo po. Parang binigyan ako ni Lord ng parang takot. Masakit pala. So, tinanggal ko, masakit pala ito. So, hanggang dumating sa time na sinuko ko sa Panginoon ang buhay ko. At ang nakapag-born again po sa akin, yung Matthew 11:28, na ang sabi doon, come to me who are weary and heavy laden, and I will give you rest. On that time, that when I say, Lord, I will come to you, O God, please give me rest. Take my burden, Lord. And then, on that time, God changed my life. Amen? Dati, ako'y sawi sa pag-ibig. After noon, mga kabatid, na-meet ko po ang aking future na asawa. Doon ko po na-meet ang aking asawa. Dahil doon, na lumapit ako sa Panginoon, God changed everything in my life. I thought my life is useless. I thought my life had no future. But I realized, nung panahon na nahuli ako, nung panahon na ipapatay ako, it's by the grace of God. It is a purpose of God on my life. Amen? Amen? That's what's happened 2008. Until now, I'm serving the Lord. Amen? And then what's the good thing is, when I receive Christ as Lord and my Savior, you know what happened? Then God replay all the things happens in my life. You know what happened? When I was young, we have someone, a missionary, went every week in our place. They sharing the gospel, they share the good news to everyone of us. You know, on that time I adore that man of God. I said, Pastor, can me myself can be a pastor? You know? So nakita nyo yung story. Nung una pa lang pala, meron ng tawag sa akin ng Panginoon. Because in my younger years, I said to the pastor, Pastor, gusto ko pong magpastor. You know, anong sabi niya? Pray for it, then let God moves in your life. Amen? So talagang tinawag po ako ng Panginoon. No, I don't know about yourself also, mga kabatid. I don't know your testimony. Pero may purpose po ang Lord sa buhay natin, bawat isa. Amen? Kung paano po ako binago, paano po kami binago ng Panginoon, ganun rin po na kayo po'y kayang baguhin ng Panginoon. Amen? Pero ayaw ko pong sabihin sa inyo na dapat magkuha muna kayo. Magbinta muna kayo ng drugs para gamitin kayo ng Panginoon. Hindi po. Iba-iba po yung calling sa atin ng Panginoon. Amen? No, every circumstance in our life, either bad or good, God can use your life if you let God. Amen? You know, if I'm not let God to enter my life, do you think God can use me? No, because we have a power, a free will. Binigyan po tayo ng free will ng Panginoon to choose. No, alam niyo po, may nagtanong. Sabi niya, if God love us so much, bakit niya ginawa yung hell para itapon yung mga tao sa mga taong hindi naniniwala sa kanya? May nagtanong. So, is God of love? Bakit niya hayaan yung nilikha niya, itatapon lang sa impyerno, di ba? Binigyan tayo ng free will. I was amazed with yung sumagot. Ang sabi niya, parang kuwan lang yan. Parang nalunulod yung barko nyo, tapos may biglang dumating na barko na magsisave sa inyo. It's up to you kung talagang gusto mong masave o hindi. Pwede ka namang, hayaan ko na lang mamatay ako. Di ba? So ganun po mga kabatid, sometimes we need to come to God so that God will change our life. Amen? Amen po ba? No, naalala ko po sa Revelation, kumakatok po ang Panginoon. Sabi doon, I'm here, front of your door, knocking your door. If you let me in, then I will come in. So ibig sabihin, kapag hindi mo inalaw si Lord na papasok sa iyong buhay, hindi siya makapasok sa iyo. Amen?
Kaya po rin po ang Panginoon, kaya huwag kayong magtaka sa ministeryong ito na binigay sa atin, na pinakatiwala sa atin ng Panginoon. Gagamitin yung mga taong hindi ka na nais-nais. Na hindi ka nais-nais noong old life niya. Pero pagdating ng panahon, yung hindi ka nais-nais ay mapagpala ang bawat isa. Amen? Amen po ba? Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Conclusion na po tayo. Parang napahaba, ano? Amen. So, Pastora Angie mentioned last time is, why Easter matter to me? No? Ano bang silbi ng Easter sa buhay natin? So, ang silbi po doon is someone who died para tayong lahat ay makakatayo at makakaatin ng ganito because of by the grace of God, and someone die. Kasi sabi nga sa Biblia, we are fall short of the glory of God. Walang nakaabot sa kaluwalhatian ng Panginoon. Kahit ang iyong lingkod po na naghayag ng salita ng Panginoon, I am not worthy, hindi po ako nakaabot sa kaluwalhatian ng Panginoon. Through the grace of our Lord Jesus Christ, by the blood of Jesus Christ who shedded in the cross of Calvary. Dahil sa Kanya, kaya po ako matapang na nagsasalita po sa inyo. Amen? It's not about my knowledge, it's not about me, but it's about whom Christ who died on the cross for us. Amen? Amen po ba? So, napakaganda po. At you know, mga kapatid, binanggit rin ni Kondon, yung ni Pastor Ronald, yung about sinful life. Yes, marami pong kasalanan na ating magawa. You know what is the number one root na kasalanan, na wickedness na ating magawa is separation from God. Money? Separation from God. Now, naalala ko po nung kabataan, nung umatin po ako ng lagi ng Bible study noon, nung na-impress po ako sa pastor, sabi ko, gusto ko magpastor. Pero nung nawala po ako doon sa Panginoon, it separate me. So, doon nag-start yung wickedness. Ganun rin po sa atin, mga kapatid. Yung murder, yung mga kasalanan, it's part of it. But the root of wickedness, the root of sinful life, when we ourselves separate to God. Doon po nagsisimula. Kapag ikaw ay namuhay, wala na malayo sa will ng Panginoon, that's wickedness start. Kaya po may pinako sa krus. Kasi siya po yung nagdugtong para tayo ay makatawid sa kaluwalhatian ng Panginoon. Amen? It's not about ourselves, what we do, what we did. It's about someone na walang kasalanan, but He gave up Himself to us so that meron tayong connection muli sa ating Diyos. Amen? Amen po ba? Amen. Praise the Lord. So ngayon po ay ibabahagi ko po sa inyo itong kaganapan sa John 4:16-18. So we are going to pass forward to the days when Jesus walked the earth. No, nung naglakad po ang Panginoon sa mundong ito. Babalikan po natin ang nangyari doon. At ano po yung malilearn natin sa reaction ng Panginoon sa mga taong nakasama niya. So, my intention today is to learn how Jesus responded to these people in their situation and what can mean for us today. Amen? So, unahin ko po yung first scene is in John 4:16-17. So it say here, Jesus said to her, "Go, call your husband and come back." The woman said, "I have no husband." Jesus said, "You told the truth when you said, 'I have no husband.'" So ito po yung conversation ng isang Samaritana. Na itong Samaritan woman ay makasalanan. No? Nag-usap po sila. Sabi ng Panginoon, kasi ang nangyari dyan, before that, ay nag-usap po sila. Ang sabi ng Panginoon, basahin ko lang kulang po sa verse, yung conversation kasi nangyari sa verse 7. I think, nandyan ba? Verse 7 to
to 15. So basahin ko po saglit. A woman of Samaria came to get water. Jesus said to her, "Give me a drink." His followers had gone to the town to buy food. The woman of Samaria said to him, "You are a Jew, I am a Samaria. Why do you ask me for the drink when the Jews have nothing to do with the people of Samaria?" So you know, on that time, kapag you are Jew, if you are Jew, you are not allowed to meet someone from Samaria. Because on that time, Samaria is all the wickedness or the sinners lives there. That's why the Samaritan woman said, "You are Jew, have nothing to do with people of Samaria." Then Jesus said to her, "You do not know what God has to give. You do not know who said to you, 'Give me a drink.' If you knew, you would ask him, if he would give you a living water." The woman said to him, "Sir, the well is so deep. You have nothing to get water with. Where will you get the living water? Are you the greater than our earthly father Jacob? He gave us a well, and his children and his cattle drank from it." Jesus said to her, "Whoever drinks this water will be thirsty again. Whoever drinks the water that I will give him will never thirsty. So the water that I will give him will become in him a well of life that lasts forever." Wow! Nung narinig ng babae, sabi niya, "Sir, bigyan mo ako ng tubig na ganyan. Para naman, hindi na pa ako magpapagod na maghahakot ng tubig." Tapos sabi ng Panginoon, "Okay, but first, call your husband." Sabi ng Panginoon, "First, call your husband." So dito po, mapapansin po natin, here you can notice, immediately, the woman's minds exposed. Amen? No? Immediately takes the woman's mind to a life full of failure. Because you know, ang babae, wala po siyang asawa. 5 beses po siyang divorce. Pero yung kinakasama niya, hindi niya asawa. So biglang natahimik siya. Sabi niya, "Oop, wait. I need the living water that cannot be thirsty again. But wala naman akong asawa." So na-expose po siya. Sabi niya, "May pas ako. Pangit yung pas ko. Makasalanan po ako." And then, Jesus reveals her failure. She divorced 5 times living with a man na hindi niya asawa. So let's continue, no? Ang sabi po dito sa John 4:25-26, "The woman said, 'I know the Messiah is coming, the one who is called Christ. When he comes, he will explain everything to us.' Then Jesus told her, 'I am the Messiah.'" Wow. No? Napagaganda po na sinabi ng Panginoon. Ang sabi niya, siya po daw ang Messiah. So, you know, church, it's very rare that Jesus will say someone that he is the Messiah. Remember the Jew, the religious leader, they asked Jesus, "Are you the Messiah?" Jesus never answered. Amen? Jesus never answered to someone directly. If someone asked him, "Are you the Messiah?" You never heard Jesus answer that, "Yes, I am the Messiah." But imagine this sinner, sinful woman who divorced 5 times, who have someone with her that is not her husband, but Jesus himself telling her that he is the Messiah. Do you notice? Kaya po minsan yung tinatawag ng Panginoon, yung mga dating mga mandurugas, dating magnanakaw, mga dating adik, dating babaero, mga dating mga, yung iba nga, mga murderer pa, katulad ni Apostle Paul. Marami akong kakilala na mga hitman noon. Ngayon, hitman pa rin, pero kaluluwa na yung dinadala sa Panginoon. Amen? Amen? So what is the lesson here, mga kapatid? What is my point here?
Bakit ko po sinabi sa inyo na this woman, the sinner woman, the Samaritan woman, is very blessed? Because he heard from the mouth of our Lord Jesus Christ that he is the Messiah. Jesus tells the woman, I am the Messiah. So what is the lesson? Jesus free us from our past. Amen? Kahit ano yung past niyo, mga kapatid. Dati ba kayong dunking master? Naiya kayong ayaw kong, kapag iasahin kayo ni pastor, mag-pray ka, kapatid. Ayaw ko pastor kasi hindi ko pa nabitawan yung pagiging dunking master ko. Yung pag-iusi ko, naiya po ako. Jesus can free you from your past if you let Him enter in your life. Amen? Amen? So Jesus free you from our past. So ano po ba yung past nyo, mga kapatid? What is your story in your past? Masalimuot ba? No, yes, all of us, we have past life. Amen? No, some worse than others. Tandaan mo, mga kapatid, Jesus can still use you. And Jesus can free you from your past. Amen? Pero sabihin mo, Pastor, bakit until now? Di ba sabi mo, Pastor, Jesus can set us free from our past. Bakit ngayon, Pastor, dati? Bakit ngayon, lagi pa rin ako nanonood ng mga mga hindi ka magandang mga... Pastor, bakit meron pa rin hindi na bago sa akin? Bakit still I'm doubt? But still, there's something that hinder me to serve God. Bakit yung kasalanan ko? Bakit pa ulit-ulit? Di ba sabi mo, Pastor, na Jesus can free us from our past? Tanungin mo po ang iyong sarili. Baka hindi ka talaga nag-repent. Amen? Because if you repent your sin to God, because repenting means change. Kapag i-define niyo po yung repenting, iba po yung asking forgiveness sa repenting. Repenting is you need to change. O dati, nag-uusi ka, dalawang kaha, isang araw. Kasi nag-repent ka, dahan-dahan, hindi naman instant, na talagang mawala mo yun. Dahan-dahan, babaguhin ka pa ng Panginoon. If you repent yourself, if you change. Amen? Amen po ba? Amen. Praise the Lord. So, pangalawa po. Second sin is, turn your Bible in John 8, verse 1 to 5. So, Jesus returned to the Mount of Olives. But early the next morning, he was back again at the temple. A crowd soon gathered. He sat down and taught them. And he was speaking. The teachers of religious law and the Pharisees brought a woman who had been caught in the act of adultery. They put her in the front of the crowd. Then in verse 4, they say, Teacher, they said to Jesus, Teacher, this woman was caught in the act of adultery. The law of Moses say to stone her. What do you say? Sabi nila, Panginoong Isu, teacher, meron kaming nahuling babae caught in the act na nag-adultery. Sabi sa law of Moses, dapat batuhin hanggang mamatay. You know, what's the reaction of Jesus? So, anong reaction ng Panginoon? So, let's turn our Bible on verse... Saan yun? No? So, turn your Bible in John 8:10-11. So, ito po yung reaction ng ating Panginoon. Then Jesus stood up again and said to the woman, Where are your accusers? Did not even one of them condemn you? Tignan niyo po ang sinabi ng babae. No, Lord. Tignan niyo po ha. Makasalanan ang babae. He lived a sinful life. He lived a wickedness life. Anong sabi niya? No, Lord. She said, and Jesus said, Neither do I. Go and sin no more. Wow. What an amazing grace. Amen? Itong babae po, hindi po siya umatin ng church. Hindi po siya nagpa-baptize or something. Pero
nung sinabi niya, nung sinabi ng Panginoon, meron ka bang mga accuser na nandito? Sabi niya, no Lord. So kapag pag-aralan niyo po 'yan, yung kuan niyan, yung sa yung mga Bible scholar, meron po silang ginawa diyan na pag-aral na itong babae, he believed that Jesus is Lord and her Savior. Nung sinabi niya, no Lord, kaya ang sabi ng Panginoon, so do I. Go and sin no more. Wow, what amazing grace, mga kapatid. Her present goes from condemnation to acceptance. No, Jesus did not accept his sin, but Jesus accept her. Amen? No, her day went from judgment to hope in instant with Jesus. Amen? So ano po ba yung lesson na ating matutunan dito? Jesus gave us hope in the present. Amen? Kaya pag-isabi sa inyong sarili, Jesus gives me hope in my present. So ang tanong ko po sa inyo, mga kapatid, what are you struggling with right now? No, problema mo ba yung immigration status mo? Problema mo ba yung sa family mo? Problema mo ba tingin mo na yung problemang na meron ka ngayon in your present time ay parang hindi mo kayang isolve? Tandaan po natin, tulad ng babaeng ito, na maraming nagja-judge sa kanya, maraming nagkukundim sa kanya, in instance, when he meet our Lord Jesus Christ, that woman have hope in her presence. Amen? Amen? Ganun rin po sa atin, mga kapatid. Ano po ba yung struggling nyo ngayon? No, ano ba yung present circumstance mo? Masalimuot ba? No, marami bang nagja-judge sa'yo dahil sa ginawa mo on the past o sa ginawa mo in your present time o meron kang nagawa o meron kang pagkakamali na nagawa sa iyong buhay? Or tingin mo, the present situation mo ngayon ay wala ka ng pag-asa? Listen to the word of God today, mga kapatid. Jesus offers you hope right now. Amen? Jesus is speaking to you right now. Kapag may Kristo ka, may pag-asa ka. Amen? Totoo po yung kasabihan, kapag may buhay, may pag-asa. Pero dapat may Kristo. Kasi kapag wala kang Kristo, wala kang buhay. Amen? Dapat kasama si Kristo sa ating buhay upang meron tayong pag-asa. Amen? Amen po ba? So, third sin po. Turn your Bible in John 11:38-40. So Jesus was still angry and he arrived at the tomb. So tandaan po natin. Ikuan ko lang po sa inyo kasi baka magtaka kayo minsan. Si pastor nagagalit oh. Mga ganun ba? Tandaan nyo po, pwede ka magalit, huwag ka lang magkasala. Amen? Pwede ka magalit, pero huwag ka magkasala. Amen? Diba, sabi dito sa verse, sabi niya, Jesus was still angry as he arrived at the tomb, a cave with stone rolled across an entrance. So roll the stone aside, Jesus told them, no, nung sinabi ng Panginoon, roll the stone aside. But Martha, the dead man's sister, protested. No, talaga nag-protest siya, sabi niya. Lord, he has been dead for 4 days. The smell will be terrible. Jesus responded, did not tell you that you would see God's glory if you believe? Take note of this verse. Did not tell you that you would see God's glory if you believe? Sabi ng Panginoon, binanggit na naman yung believe. Amen? Now, on that time, Lazarus was dead. Wala na po siya future. Kasi patay na siya eh. Kaya sabi ni Martha, sabi niya, Lord, wala na pag-asa yan, Lord. Mabaho na, Lord. Pero ang sabi ng Panginoon, you can see the goodness of God, the miracle and works wonder of God if you believe. Amen? So do you believe that God can do miracles in your life? Amen?
So ano po ba yung lesson natin dito, mga kapatid? Lesson number 3. Jesus cares deeply about our future. Amen. Hindi lang po yung past concern ng Panginoon sa atin. Hindi lang po yung present time concern si Lord sa atin. And also our future, God is deeply concerned. Amen? Amen po ba? Maybe you feel like you better be dead because of the circumstance na patong-patong na lang na problema na iyong naranasan. Maybe nobody in the right mind think that you ever amount to anything, or in other words, wala ka ng halaga sa tingin ng ilan. No, minsan sasabihin na, ay yan, wala yung pag-asa. Ayan, ah, may kaso yan, wala yung pag-asa. Ayan, tandaan po natin, mga kapatid. Or maybe sometimes, our own families, sasabihan tayo na wala ka ng future, anak. Dahil nag-asawa ka ng ganyan, wala ka ng future, anak. No, et cetera, et cetera. Ito ang sasabihin ko po sa inyo. Who care? Ang importante po, galit man sa iyo ang mga tao, galit man sa iyo ang mundo, who cares? Jesus cares for you. Amen? Minsan kasi ang problema natin, we always afraid that someone will tell something bad to us. Kaya gusto natin, patunayan natin na hindi ako ganyan, hindi ako ganyan. Sometimes you forget that there's the one who's sitting in the right hand of God talking to you. Na nagsasabi doon sa Diyos Ama, yan ang aking lingkod, yan ang aking anak na talagang lumalaban sa laban, na mayroong pananampalataya. Sometimes we, kuwani, gusto natin kung ano yung gusto ng, anong sinasabi nila, ikukurik natin. Tandaan po natin, sometimes you cannot please everybody. Even our Lord Himself, He not please everyone. Amen? Sometimes mayroong someone na kahit ano pang luhod mo, kahit ano pang iyak mo, ano pang paliwanag mo, still, hindi siya mapiplease sa iyo. Who cares? The important thing is, Jesus cares for you. Amen? Jesus cares deeply about your future. Amen? Kaya nakikita ko na po ngayon, no, yung mga testimony, na nung, yung sa mga kalalakihan, nung nagkuhan kami nung kagabi, napakaganda ng mga testimony. Yung isa, seaman siya, hindi na makauwi. Lockdown. Tapos, nung nandito sa New Zealand, na-opera ng work visa, napasama pa sa one of resident visa. Ngayon, residence na siya. Wow! What amazing power of God, no? Napaganda yung future. Akala niya, dati, ganun-ganun lang daw siya. Pero ngayon, iba na kasi may mga tools na, kasi builder na siya. Amen? Ang inyong lingkod rin dati, 2 weeks lang, tanggal agad sa trabaho. Sinabihan ako na hindi ako marunong mag-English. Hindi ba kayo intindi ng English? Sabi ko nga, mahirap nga intindihin yung kapag bago ka dito, iba yung accent ng Kiwi. Aminado naman ako na, kasi tayo mga Pilipino, lagi tayong yes. Yes, yes. Kaya sa mga baguhan, huwag kayong yes ng yes. So that's my advice, kasi naranasan ko po yan. Yes, yes. Pagkatapos, hindi mo pala alam yung ginagawa mo. So kaya po natanggal po ako 2 weeks. Iyak ang aking asawa, sabi niya, dahil paano natin babayaran yung 500,000? Sabi ko nga, oo nga. Sabi ko, babalik na lang ako sa pagbibinta ng lubin. Biglang nawala yung faith dahil sa problema. Pero I was amazed with God. You know, totoo yung sabi niya, hindi tayo susubukin ng Panginoon na hindi natin kayang pagtagumpayan. You know, on that time, na sabi ko, ano kaya, paano ko babayaran ito? Paano nang babayaran kung babalik ng Saudi? Hindi naman, sabi ko, paano kaya? Anong nangyari? Nung naglalakad ako, na-meet ko po ang isang babae. Sabi ko, parang Pilipina. So naglalakad ako doon, lumalapit ako, sabi ko, kasi binigyan na ako ng kuwan eh. Pinahanapan na ako ng plane ticket. Kasi pauwiin na. Magkano ba plane ticket? Sige, pauwiin na kita. Sabi na yung employer. Sabi ko, boss, sabi ko sa isip ko, Lord, di ba magaling naman ako sa
Ako nga yung number one worker doon sa Middle East. Bakit dito? Tanggal 2 weeks lang. Minsan kasi, itong laging nangyayari sa atin minsan. Kaya, dapat we must humble ourselves always. Amen? Kasi on that time, parang ang yabang ko na eh. Sabi ko, number one ako doon. Number one pala ka sa sip-sip, hindi pala sa trabaho. No? Number one pala sa sip-sip, hindi sa trabaho. Kaya number one, kasi sip-sip nga eh. Magaling ako sa mga communication. Ako. Iwan ko lang, bakit nagustuhan rin ako ng amo ko. So, ang nangyari, ang plano pala ng Panginoon, He wants me to be, kasi prideful ako doon eh. Taas no ako, ganun ako eh. Inumble pala ako ng Panginoon. Sabi ng Panginoon, humble yourself. So, alam nyo, nung I humble myself, that was happened 2012. Ngayon po ang iyong lingkod. 12 years na po ako dito. At hindi lang po yung dating hindi marunong mag-Ingles na tinanggal kasi hindi makaintindi ng English. Ngayon po, nagtuturo na ng kuan, welding school. Tapos mga Kiwi pa yung mga estudyante. So, hindi naman ako magaling sa English pero at least may baon na 100. Di ba? Kaya mababasa nyo, sina misis ko, nakikita nila yung mga kasi minsan pinatutulong ko sila mag-marking. Ganda ng mga feedback eh. Sabi. Totoo ba ito? Ganda ng mga feedback ng mga students. So, ganun po yung plano ng Panginoon sa ating future, mga kapatid. Nung ako, akala ko na parang uwi na ako, pero ang plano pala ng Panginoon iba. Kasi si Lord po ay may deeply concerned sa future po natin. Kaya ako'y naniniwala sa mga tao, sa aking mga kapatid na nandito ngayon, na nakakaranas ng parang worriness dahil baka mapauwi kayo. May plano si Lord sa buhay nyo. Amen? May plano si Lord sa inyong future. May plano si Lord sa buhay nyo. Hindi po aksidente na tayo'y nagkatipon ngayong gabi. Hindi po aksidente na nakikita tayo sa New Zealand. Because God has a purpose in every one of us. Amen? Minsan parang hindi mo makikita, mga kapatid. Kaya sabi ng Panginoon, sabi niya, I am the Alpha and the Omega. I am the first and the last. Hindi niya binanggit yung middle. Why? Because God gusto ng Diyos na ipaabot sa atin, huwag mong halalahanin yung middle because ako na ang bahala doon. Amen? Amen? Minsan, sabi natin, yep, alam na ni Lord yung past natin. Alam na ni Lord yung future natin. Pero naghihirap ka pa rin. Inalala mo pa rin yung sitwasyon mo. Natural lang naman yun. But this is the reminder for us, Christian. Hayaan nyo si Lord in the middle of your life. Hayaan nyo si Lord in the middle of your circumstance. Hayaan nyo si Lord in the middle of your struggle. Hayaan nyo si Lord in the middle of your life because God is in control of your life. Amen? Amen po ba? Kaya we must be changed our perspective. Minsan kasi nakakalimutan natin that our God is so powerful and mighty. Sometimes akala lang natin panaginip lang si Lord, hindi totoo. Parang traditional lang. Tandaan po natin kung paano nag-miracle si Lord nung unang panahon. He is the same God yesterday, today, and forever. Amen? Kung kayang bumuhay ng patay ang Panginoon nung unang panahon, kaya rin niyang bumuhay ng patay sa panahon natin. Just believe. Just believe that He can do all things for you. Amen? Amen? Ang problema lang po natin, mga Kristiyano, yung unbelieving. Kaya po, naalala ko po yung isang soldier na may problema ang kanyang anak, no? May sakit. Sabi niya, Lord, pagalingin, punta ka sa bahay, Lord, at pagalingin mo ang aking anak. Anong sabi ng kuan? Anong sabi ng Panginoon? Go, and your son will live. Alam niyo ang sabi ng soldier? Sabi niya, Lord, forgive me for my unbelief. Minsan tayo mga Kristiyano,
Even though napipray ka na, Lord, I will stay in New Zealand. Lord, parang uwi na, Lord. Malapit na, Lord. Malapit na. Change the perspective. Because God can do miracles and wonders. Amen? Makapangyarihan po ang ating Panginoon. Hindi po basta-basta ang ating pinaglilingkuran. He is the creator of the heavens and the earth. Amen? Kaya po, mga kapatid, God is concerned in our future. Tandaan mo yan. Itaga mo yan sa bato o itaga mo yan sa puso mo. Kasi kailanman hindi po nagsisinungaling ang ating Panginoon. Sometimes, dadaan tayo sa middle of struggles, middle of circumstance in our life. But hayaan natin si Lord because He is in control. Kaya nga sabi niya eh, I am the first and the last. Hindi niya sinabi na kasi siya yung bahala sa middle natin. Amen? Amen po ba? Amen? We must change our perspective because God is on our side. Amen? Amen po ba? So ngayon po, Jesus is still looking for the people like them today. Amen? Pwede po ba din tumayo lahat? Alam niyo po ba, yung mga na-meet po ng Panginoon, katulad ng isang Samaritan woman, na makasalanan po siya, yung pangit ang past niya, still, God is looking someone today. Amen? No, katulad po ng isang babae na nahuli on the act of adultery, God is still looking at that same person. Hindi man adultery, talagang nakumit ka ng adultery, but in your present time, talagang masilumuot. Lagi na lang problema ang iyong inaharap. Jesus is still looking for that person. No, hindi ko po alam yung mga circumstance ng buhay niyo, mga kapatid. But isa lang po ang alam ko. Alam po ng Diyos every details of your life. Amen? Mamaya po, gusto ko pong manalangin sa mga taong merong problema sa past na parang naghihinder sa iyo na maglingkod sa Panginoon dahil meron kang nagawa na hindi kalugod-lugod nung past life mo. At gusto ko rin manalangin sa taong nandito ngayon na merong inaharap on the present of her life na problema na gusto mong mawala sa'yo. God still looking for that person. Amen? Kaya po, kakanta po tayo ng isang awit. Purihin po natin ang Panginoon because He deserves the glory. He deserves our praise. Hallelujah. Come on, church. Let's praise Him. Huwag kayong mahiya. Isigaw natin. Purihin natin ang Panginoon because napakabuti po ng Diyos. Ka sa awit. Come on, bigkasin niyo po. Come on, church. Sing it. Yes. Come on, church. Come on, church. Shout. Purihin natin ang Panginoon. Hallelujah. Ang iyong kaluwalhatian, kadakilan mo'y di mapapantayan. Lang hanggang katapatan sa buhay ko'y lagi mong laan. Narito dahil sa biyaya mo habang buhay magpupuri sa'yo. Walang hanggan, walang hanggan
ang church. Purihin natin ang Diyos. Hallelujah. Puri sa iyo. Come on! Woo! Purihin ka sa awit. Itataas ang aking tinig. Itatanghal sa buhay ko. Tanging ikaw, Diyos. Higit pa sa kalangitan. Ang iyong kaluwalhatian. Sa'yo ang karangalan, kapangyarihan ngayon at magpakailanman. Jesus! Karangalan, kapangyarihan ngayon at magpakailanman. Jesus! Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kaluwalhatian, sa dakila. Amen. So magtatawag po ako. Gusto ko pong manalangin po sa inyo, mga kapatid. Sino man sa inyo na merong past na hanggang ngayon ay inihinder kayo upang lalapit, para naghihinder sa iyo para maglingkod sa Panginoon. Lapit po kayo sa harap. I will pray for you because God have a message for you today. God will set you free in your past. Amen? Come on, church. Huwag po kayong mahiya. If someone na merong past na hindi kalugod-lugod, lapit po kayo sa harap. Because today, God will set you free from your past. And to those someone rin na merong present time ngayon, na merong kayong struggle, na you think in yourself na parang wala na kayong pag-asa, lapit po kayo sa harap. Because Jesus will give you hope in your present. Come on, church. So we will sing one more song. Huwag po tayong mahiya because I believe God will move a mysterious ways tonight. God will do miracles and wonders. Maniwala lang tayo, mga kapatid, tulad ng mga babae, tulad ng mga tao na binanggit po ng Biblia. They are sinners. They are all sinners. Pero anong ginawa ng Panginoon? They set them free. Come on, church, awit po tayo. Muli, ng kanta. So I will invite you to come in front. Then I will pray for you because God will do something. Come on, church! Itataas ang aking tinig. Itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan ang iyong kaluwalhatian. Kadakilan mo, di mo
itataas ang aking tingin. Meron silang problema sa kanilang future. Come forward. Tanging ikaw, oh Diyos, higit pa sa kalangitan. Ang iyong kaluwalhatian, kadakilaan mo di mapapantayan. Haleluya. So magtatawag po ako. Because God will move a mysterious way. Because God is deeply concerned in your future. Kaya kung sino man sa inyo na merong worry sa inyong future, come on forward. Because God will do something amazing things tonight. Ang kailangan nyo lang gawin, mga kapatid, believe that God can do amazing things in your life. Come on, church! Sing it again! Sing it again! Woo! Sa'yo, itataas ang aking tinig. Itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian. Praise God! Praise God! Hallelujah! Oh yes, Lord. Oh yes, so God. Pupurihin ka sa awit. Yes, Lord. Itataas ang aking tinig. We praise you, God. Itatanghal sa buhay. We worship you, Lord. Tanging ikaw, O Diyos. Oh yes, so God. Higit pa sa kalangitan. Ang iyong kaluwalhatian. Jesus, sa'yo ang kapalitan. Come on, church. Just close your eyes. Don't mind someone beside you. Just close your eyes. Speak to God. Because the Holy Spirit is moving in this place right now. Jesus, hallelujah. Come on, church. Speak to God. Yes. Kapangyarihan. Hallelujah. Ngayon. Oh, yes. At magpakailangan. Oh, yes, Lord, sa'yo. Jesus, sa'yo ang kapurihan, kaluwalhatian ngayon at magpakailanman. Jesus, sa'yo ang karangalan, kapangyarihan ngayon at magpakailanman. Come on, speak in your mouth for the last time. Come on. Praise Jesus. Hallelujah. Praise God, Lord. Oh, yes, O God. Oh, yes, O God. Oh, yes, O God. Can I ask all of us, can we close our eyes? Can we close all our eyes? So let the Holy Spirit flow over this place because I feel the presence of God in our midst. Huwag niyong pansinin yung nasa katabi niyo. Huwag niyong pansinin na nasa likod niyo. Pansinin niyo lang ang presensya ng Panginoon. Ang presensya ng Banal na Espiritu. Because I believe, tulad ng mga tao na na-meet ng Panginoon, that they believe. Ang kailangan lang natin, mga kapatid, we must believe that God can do amazing things in our life. Hallelujah. Kausapin niyo ang Panginoon. Come on, church. I feel the presence of the Holy Spirit move in our midst right now. Oh, yes. Oh yeah. Ba 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 ba.
Oh yes, oh Lord. Yes, Holy Spirit. Oh yes. Oh yes, oh God. Yes. Hallelujah. Purihin ka, Panginoon. Purihin ka, Banal na Espiritu. Purihin ka, Panginoong Jesus. Lord, salamat, Panginoon. Salamat, Lord. Salamat sa iyong kabutihan, Panginoon. Salamat sa iyong sakripisyo, God. Salamat, Lord, sa krus ng Kalbaryo, Panginoon. Because of the first man sin to you, kaya nahiwalay kami sa iyo, Panginoon. But salamat that you give is your Son, Jesus Christ, upang kaming lahat ay maibalik sa iyong panan, upang kaming lahat ay mayroong relasyon sa iyo, O God. Kaya, Panginoon, panalangin ko in the name of Jesus. Lord, nakita mo po ang iyong mga anak na nakatayo sa harapan, O Lord. Maybe yung iba sa kanila, Panginoon, meron silang past, Lord, na hanggang ngayon, Panginoon, ang naghihinder sa kanila, O God, na upang maglingkod sa iyo. Marami pa rin nagjudge sa kanila, Panginoon. Sometimes, Lord, yun ang naging dahilan kaya hindi nila magawa yung pinapagawa mo sa kanila. Or maybe some of them, O God, na merong struggle in their present time today, O God. Or maybe some of them, Lord, ay meron po silang worry sa kanilang future. Lalo na, Panginoon, specific sa mga kapatiran na nandito, sa mga taong nandito, O God, na naghahangad na magiging future nila, magiging promise lang nila ang bansang New Zealand. Because ako'y naniniwala, Panginoon, that you will answer our prayer, O God. Lord, sabi mo tayong salita sa Luke chapter 11, Panginoon, the harvest is great, but the workers is very few. And sabi mo, Panginoon, pray for the Lord of Harvester so that He will send out harvester in your vineyard. Lord, nakita mo po ang mga taong ito, Panginoon, na kasama namin ngayon, O God. Lalo na sa mga taong nandito sa harap, Panginoon. Lalo na, Panginoon, sa aming mga kapatiran nandun sa likuran, O God. Alam ko po, Diyos, na meron kang purpose sa bawat isa sa amin. And one of the purpose, O Lord, is to be with us and to be your workers in your vineyard, O God. Sa bansang ito, Panginoon, marami nang hindi naniniwala sa iyo, O God. Marami nang nagtatakwil sa iyo, Lord. Kaya kailangan namin ng manggagawa, Panginoon. Kailangan namin someone, Lord, na maging katuwang namin sa ministeryo ito. Because hindi namin kakayanin, O God, because the harvest is so great. But before that, O Lord, Lord, we believe, O God, katulad sa iyong lingkod, Panginoon, pinakita mo sa akin yung amazing things sa aking buhay. Pinakita mo sa akin, Lord, yung purpose mo sa akin. Pinakita mo that you are in control of everything in my life, O God. That's why I'm bold enough to declare your goodness to these people. And I know, O God, and you know, that the one who stand up here tonight, meron po silang mga past, meron po silang mga present, meron po silang mga future na iniinda, Panginoon. Bago sila makasama namin, Lord, na ihayag ang iyong kabutihan. Lord, ipakita mo muna sa kanila, O God, yung kabutihan mo upang sila, Panginoon, ay merong boldness na i-testimony that the God whom we serve ay buhay at sumasagot sa kanya aming mga panalangin. Kaya, Panginoon, hindi ko po alam yung mga circumstance ng bawat isa. But alam mo po, Panginoon, that every details of their life, kahit yung mga buhok nila, Panginoon, bilang mo, and din even their name, O God, alam mo po ang kanilang mga pangalan. Kaya, Panginoon, ngayong gabi, hindi kami papayag, O Lord,
na lalabas o kami sa lugar na ito na matatapos ang gawain ito na hindi kami magtatagumpay, Panginoon. Because we are victorious Christian. We are victorious children of God. Kaya, Panginoon, I pray in the name of Jesus. Anumang mga circumstance nila, O God, Lord, I pray in the name of Jesus, do amazing things over their lives, Lord. Ang sabi ng immigration, Panginoon, mahirap. But ang sabi mo, it is impossible to you, Lord. Impossible to man, but possible to God. Kaya, Panginoon, panalangin ko, in the name of Jesus, let kung paano mo inayos ang mga buhay ng iyong mga lingkod noong unang panahon. Lord, I pray in the name of Jesus. To those people na gustong magstay ng New Zealand at maglingkod sa iyo, Lord, we declare in the name of Jesus that they will stay here with us. Hallelujah, we declare that. We claim it. We claim it in the name of Jesus. Hallelujah. We claim it in the name of Jesus. We claim it. We claim it, Lord, in the name of Jesus. Hallelujah. Hallelujah. At ito, mga kapatid, ang mag-asawang ito ay makakasama namin na maging harvester ng iyong ubasan. Kaya ngayon pa lamang, O Lord, we declare, we claim it, the victory over their application sa kanyang visa, O God. In Jesus' name. In Jesus' name. Hallelujah. At Lord, panalangin ko rin sa aking kapatid na ito. I don't know what is past, Lord. I don't know what happening of his life, Lord God. But I believe, Lord, you have a purpose of his life. Kaya, Panginoon, anumang purpose mo, Lord, we declare in the name of Jesus. We declare right now and we claim it, O God, that He will know His purpose. At siya, Panginoon, ay makasama namin sa iyong ubasan. At the good thing, O God, as you promise, hindi kami papayag, hindi kasama ang kanyang pamilya. Kaya, Panginoon, we declare and we claim it in the name of Jesus na ang aming kapatid na ito si Noel asap ay makasama na niya ang kanyang asawa at kanyang pamilya na kasama namin maglilingkod sa bansang ito, O God. We claim it in the name of Jesus, in the name of Jesus, in the name of Jesus. Hallelujah. Hallelujah, Lord. Panalangin ko rin sa aming kapatid na ito, Panginoon. Alam ko po, may plano ka sa kanyang buhay. Hindi aksidente, O God, why He is here tonight. Hindi aksidente, Panginoon. Walang aksidente sa iyo, O God. But Lord, I pray in the name of Jesus, ipakita mo sa kanya, O Diyos, ang iyong purpose sa kanyang buhay, O God. I don't know what is past, Lord. I don't know anong worry niya sa future, O God. I don't know what is present time. But I believe, O God, you are in control of everything in our lives. Kaya, Panginoon, panalangin ko, and we declare once again, in Jesus' name, that you will pour out your blessings to this man. Because gagamitin mo siya, Panginoon, upang ihayag ang iyong kabutihan sa kanya, Panginoon, at hindi lang sa kanya, pati sampu ng kanyang pamilya. And we declare it, makasama rin namin in Jesus' name sa bansang New Zealand. Hallelujah! Hallelujah! Kaya, Panginoon, pagpalaay mo po ang aking kapatid na ito. At ikaw nawa ang bahala na lagi mag-remind sa kanya na meron siyang purpose. Hindi lang para magtrabaho sa mga employer, kundi magtrabaho siya, O Lord, sa King of Kings and the Lord of Lords. Kaya muli, O Diyos, salamat sa kanyang buhay, Panginoon, in Jesus' name. At Lord, salamat rin sa buhay ni Sister Michelle, Panginoon. Nakita ko ang kanyang talento. Nakita ko ang kanyang talento. Nakita ko yung anointing niya sa pagkanta, Panginoon. Kaya, Panginoon, panalangin ko, Diyos, sa kanyang buhay, O God. Ipakita mo sa kanya, O Lord, that she is your daughter. Ipakita mo sa kanya, Panginoon, how good
You are over her life. San mo, pamilya God. Kaya panalangin ko in Jesus' name. And I declare, oh God, and I claim it. No, as one of the pastor of this church, I claim it and I declare it that one day this sister will lead the worship team. Magli-lead po siya, Panginoon, na purihin, sambahin ang iyong pangalan, oh God. Gagamitin niya ang kanyang talento, Lord, upang parangalan ang hari ng mga hari, ang Diyos ng mga Diyos. Kaya, Panginoon, ngayon pa lamang, because sabi ng ilan, sabi ng mga big news, mawawala na ang mga Christianity activities. But we believe and we claim it in the name of Jesus according to the Bible that the young generation will preach the gospel, will prophesy, will shout the name of Jesus, and one of them is Sister Michelle, oh God. And I pray and I declare that this sister na nandito sa aking harapan ay gagamitin mo, Panginoon, at marami mapagpala sa kanyang buhay through her talent, oh God. Pagpalay mo po sila, Panginoon, financially, physically, spiritually, oh God. And I declare, Lord, today, ang aking kapatid na ito ay aalis sa kanyang comfort zone at sisigaw niya ang pangalan ng Panginoon through her talent, oh God. In Jesus' name, in Jesus' name, in Jesus' name. Pagpalay mo po siya, oh God, in Jesus' name. Hallelujah. Lord, panalangin ko rin, Panginoon, sa bawat isa na nandito, O Diyos. Because I believe, Lord, no accident to you. Alam ko po, Panginoon, may plano ka sa bawat isa. Kaya I declare once again, in the name of Jesus, in the name of Jesus, that yung kasama namin ngayon, Panginoon, ay makakasama namin to share your goodness to the people around us, O God. Kaya, Panginoon, lahat kami na nandito, I declare, like you said in your word, that we pray in the Lord of the harvest that He will send out the harvesters. Lord, ito na po ang mga harvester, Lord, na makasama namin sa iyong ubasan. Kaya huwag mong hayaan, O God, na merong uuwi isa sa kanila sa Pilipinas. Because I believe, Lord, tinawag mo kaming lahat. I believe, oh God, you called us to share your goodness to your people. Because hindi po kakayanin ni Pastor Mads, hindi po kakayanin ni Pastor Raji, even myself, hindi ko po kakayanin. Kailangan namin ng manggagawa mo, Panginoon. Kailangan namin ng harvester mo, Lord. Kaya, Lord, we declare and we claim it in the name of Jesus. Walang uuwi sa amin, Panginoon. Lahat kami ay magtatrabaho sa iyong ubasan sa bansang ito. And we claim it that New Zealand is our promised land. In Jesus' name, in Jesus' name. Come on, church, purihin natin ang Panginoon. Hingga sa awit, itataas ang aking tinig, itatangha sa buhay ko. Tanging ikaw, O Diyos, higit pa sa kalangitan, ang iyong kaluwalhatian, kadakilaan mo di mapapantayan. Pupurin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatangha sa buhay ko. Kalangitan ang iyong kalahatian sa dakilan mo'y di mapapagtayan, Jesus. The Lord. Are you blessed, church?
Bigyan po natin malakas na palakpak ang Panginoon. Amen. God is good. And all the time, God is good. So let's sing our victory song. Dapat natin magpasalamat po tayo sa ating Panginoon dahil siya po ay iniligtas natin ang kanya, ang ating kasalanan sa pamagitan ng pagpako sa cross. Tayo ay naligtas. Amen? Hallelujah. We'll sing salamat, salamat. Salamat, salamat sa Panginoon. Palakpak ang kamay. Here we go. Hindi ko maunawa tinalagaan. Di ko kayang isipin, hindi ko kayang sikatin ang pag-ibig mo, Jesus, na yung binigay sa akin. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang iba ang mahal sa akin katulad mo. Thank you for dying for us. Hallelujah.